I'd be very surprised if this gets out of the... Oh! Big left hand! That one hurt him! He's on Queer Street right now! It'll be very difficult now! Kumusta na kaya si Jerwin Ancajas? Ano na ang nangyari sa karira matapos talunin ng Argentinian na si Fernando Daniel Martinez? Bigla siyang nawala sa boxing scenes. Isa pa naman si Ancajas sa mga inaasahan na magbibigay ng karangalan sa bansa maliban kay Pacquiao at Dunayre. Maraming boxing fans ang nagsasabing bumabalik na ang dating Ancajas. Walang duda na ipapakita ni Jerwin ang dating niyang bilis at mga power punches kung saan tinalo nito ang mga bigating boxingero na gaya lamang ng undefeated na si Tommy Gunlan. Maging ang kapwa Pinoy boxer na si Junya Sultan ay tinalo ni Ancajas via unanimous decision. Kailan may hindi pa nakatikim ng ginansat ng pretty boy ang natalo sa Banyaga. Ngunit ang kesa sa lamang ito natalo ay sa Pinoy fighter na si Anthony Geraldo. Napaka-importante laban nito laban sa undefeated na si Martinez kung saan masusubukan ng kakayanan ng Pubong Double de Norte ang mag-champion ulit. And Ancajas is in complete command. Left hand forward in front of the face of the Filipino, and again, with a threatening on his right cheek now. Once more, the body shots. Holland pulses the floor in frustration. Ang binansagang puma ng Argentina na si Fernando Daniel Martinez ay may hawak ngayon na titulo. May malinis na kartada na 14 na panalo, 9 knockouts, wala pang talo para sa mga Argentinian fans ay big upset para kay Martinez ang panalo. Kilala si Martinez sa kanilang bansa bilang prospect, matibay din ang panga, ilang ulit tinamaan ni Jerwin ngunit mahirap patumbahin. By Martinez! And here's my big right that wobbled in Cajas. Martinez just go. He's still hammering away upon Jerwin Cajas. Martinez looking for the finish. And look at this. They continue to go back and forth. And the new IBF Junior Bantamweight. Hindi basta-basta si Martinez naging 2016 Olympics medalist bago ito mag-pro. Umakyat agad sa number 4 ng the ring sa 115 pounds, samantalang si Ancajas ay bumagsak sa number 8. Ngayon mga boss, bakit kailangan manalo ni Ancajas? Kundi baka mawalan siya ng malaking laban pag natalo pa ito sa rematch. Magkakaalaman na ngayong October 8 kung sino sa kanila ang dapat na kilalanin bilang pinakamahusay sa Junior Bantamweight Division.